hi guys! As you can see from the title, ito try natin sa Ampong Dental yung kanilang laser teeth whitening. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung procedure na gagawin sa aking ngipin. Gusto ko siyang itry kasi hindi effective sa akin yung mga Colgate, yung mga toothpaste na may whitening product or content dun sa product na yon. Kasi hindi effective sa ngipin ko. Kahit months ko na siya gamitin, walang nagiging effect. Hindi pumuputi. Talagang yellowish siya. Even, sabi nila, mas healthy daw talaga yung yellowish na teeth or mas matibay. Hindi ko alam. Pero, for me kasi, parang mas nakaka-confident yung puti yung ngipin mo, diba? Kasi feeling ko, pag ganito, feeling ko mukha akong hindi nagtututbrush, girl. Pero nagtututbrush ako, ha? So, ayan. Samahan nyo ako. Thank you.
Hi guys! Ngayon, kung mapapansin nyo, iba na yung kulay ng damit ko dahil sa unang part ng video, naka-white pa ako nun. Ngayon, mustard na yung suot ko. Kasi, nung unang part ng video, Sunday pa yon. Ngayon, Wednesday na. Tapos, ngayon lang ako nakapag-video ulit. Dahil nga nung Sunday, pag-uwi, pagod na nung Monday, Tuesday, busy naman. Yun ako to share my experience sa Apong Dental Clinic for the laser teeth whitening procedure. So, pagdating nyo doon, ay guys, nga pala, hindi kayo pwedeng mag-walk-in, maging walk-in client doon dahil by schedule or by appointment lang sila. So, kung naisipan yung magpa-dentist sa kanila, magpa-check ng ngipin, magpa-appointment muna kayo through Facebook. Pwedeng through Facebook, through Messenger, pwede ring ano, mag-text na lang kayo. Visit their Facebook page. Lagay ko na lang siguro dito, kahit saan. Ilalagay dyan kung magre-reply sila sa'yo kung okay yung appointment. Kung na-lista na kanila kayo, ganun. Tapos, pagdating nyo doon, hindi kayo, syempre hindi agad kayo isasalang kasi baka may patient pa sa loob, may client pa sa loob. So, habang waiting, bibigyan kayo ng receptionist nyo, ng receptionist doon, ng waiver, kung saan nakalagay doon, in-explain doon na during procedure or even after procedure, maaari kayong maka-feel ng pain, minimal pain, ganyan, pangingilo. For me, honestly, wala talaga, knee pain, walang pain. Ang tanging na-feel ko lang is yung nakakamalay siya kasi sa nakaganan ng ngisya na, ay yung bibig mo, sobrang bukas, tapos may nakasabit dito, yung panghigop nung ano, nung laway, hindi ko alam yung tawag doon, sorry, I'm not a dentist, na-feel kong hindi naman siya pain, yun lang yung na-feel ko, nakangalay lang siya, pero yung the procedure itself, wala akong na-feel na pain. Siguro yung habang kine-cleaning siya, medyo nakakangilo, pero ganoon naman talaga pag nagpapa-cleaning ka, lalo na kung siguro hindi ka sanay magpa-cleaning ng ngipin sa dentist, yung ginaganan yung ngipin mo, makaka-feel ka ng pangingilong konti, pero other than that, walang pain, walang, hindi ko rin na-feel na naging sensitive yung ngipin ko. Sa procedure, ang nangyari muna, bago yung mismo laser teeth whitening, ang gagawin mo na sa'yo is i-cleaning muna yung ngipin mo. So, kung nakakapa-cleaning mo lang kahapon or this week, hindi ka na i-clean. Pero, kung kailangan na ng cleaning ng ngipin mo, i-cleaning ka muna. Then, after that, magsa-start na yung laser teeth whitening. So, sa laser teeth whitening, meron silang 3 cycles. So, every cycle, 15 minutes yon. So, after 15 minutes, magre-reapply lang sila sa ngipin mo, then start ulit yung laser. Each cycle, tinitingnan ko siya, meron agad siyang improvement na pinuti agad yung ngipin ko. Tapos, sa third cycle, yun na yung last, yun na yung ititingnan na kung ilang shades yung pinuti ng ngipin mo. So, sa akin, thankfully, 6 shades lighter yung pinuti niya. Pero in other cases, pwede pa siya maging 7 to 10 shades lighter. Depende talaga sa ngipin mo. So, like my sister, siya kasi, nauna siyang magpa-laser teeth whitening sa akin sa Apong Dental. Ang pinuti na nung ngipin niya is 7 shades lighter. Tapos ako, 6. So, ang laking bagay nun. Kasi, wala akong product na matry or mahanap. Like, toothpaste, mouthwash or yung mga nilalagay lang na nakakapagpaputi ng ngipin. So, ngayon ko lang na-experience na after just 3 cycle, meron agad pinuti yung ngipin ko. Siya, hindi pa siya disclaimer lang ha, hindi mo agad ma-achieve yung pinakamaputing ngipin in just 1 session. But, you will see result agad after nung session mo. Like me. Kung hindi ka pa satisfied after 1 week, pwede kang bumalik sa kanila na magpapasession ka ulit ng laser teeth whitening. Pero, strictly by appointment only, ha? So, magpa-appointment na kayo kung gusto nyo. So, I highly, highly recommend to all of you na gustong mag-try, gustong makahanap ng murang laser teeth whitening or teeth whitening procedure. Tapos, wala silang mahanap na product na mura, na kung iisipin mo, kung inipon mo na yung mga product na pinabibili mo na kung ano-ano, makakapagpa-laser teeth whitening ka na. And guess what, guys? Sobrang mura ng
sobrang mura sa Ampong Dental kasi unlike sa ibang dental clinic, lalo na yung mga sobrang kilala na, sobrang mahal ng bayad sa laser teeth whitening or yung mga whitening kemerut nila. I heard from my friends na like more than 10,000 to 15,000 yung mga bayad sa ganun. Pero sa Ampong Dental, guys, sobrang mura lang. Tapos, ayun pala, guys, mabilis lang yung ano, yung waiting. Siya yung pag-aantay ko kasi sa loob, maraming chairs doon. Tapos, hindi lang isa or dalawang dentist yung meron sila. I think 4 or 5. Hindi ako sure, pero hindi lang yung dalawa. Ayun pa pala, guys. Kumain ako. Hindi nare-recommend na kumain agad after the procedure. Hindi talaga pwede. Hindi pwede yung mga colored food and even colored drinks. Dahil magsistain agad yun sa ngipin mo. Pero me, base experience ko, kumain kasi agad kami sa buffet after the procedure. So, from Ampong Dental, dumiretso na nga kami sa Hyatt, Manila, dun sa The Cafe. So, buffet yon. I ate a lot. So, yung mga kinain ko, yung mga hindi naman grabing sarsa na mag-sustain talaga, hindi din coffee yung ininom ko. Pero kumain ako ng may minimal sauce. Like kumain ako ng leche flan, syempre may syrup yun, colored. Kumain ako ng hipon na may sauce konti, tapos uminom ako ng soft drink 7 na, pero may inom akong water na madami. So kung yung kain ko ng mga yon, yung mga food na yon, may inom ako agad ng water para ma-rinse agad sa ngipin kung may nadikit man. At chine-check ko siya from time to time. Wala namang na-stain. So, hindi ko para nare-recommend na kumain kayo after. Kasi baka mamaya kumain kayo, kayong sisihin nyo pag may stain. So, no. Huwag nyo kagayahin para mas safe. Ayun lang. Hindi rin nare-recommend na dentist kasi tinanong ko siya. Sabi ko, Dok, pwede po ba akong mag-milk tea? Huwag daw. Strictly transparent drinks muna. Mga colorless talaga. Water lang. Ininom ko 7 na. Parang tubig, di ba? Yun lang. So, thank you guys for watching. Sana may nakuha kayong tip. Sana matuwa kayo sa aking recommendation. Please click like, share, and subscribe to my channel for more videos. And comment down below kung may suggestion pa kayo or gusto kayong gawing, may gusto pa kayo ipagawa sa aking video. Thank you! Bye!